Hey guys, Gio here, Jubel Call Center. Ngayong araw, ipakita ko sa inyo kung ano ang pinagkaiba ng koi fish at saka goldfish. So without further ado, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification button para makikita sa aking mga bagong videos. Shout out to Kim Lumangkag. Sino gusto mong pa-shout out sa aking next video? Comment down below, guys. So, ito na guys, ang ipakita ko sa inyo ay isang binigoy red orange na ano koi at isang goldfish na shumukin. Kasi ito ang ating aking pagkikita kasi kamukha talaga sila. Hindi mo mapansin kung ano ang pagkakaiba nilang dalawa. So, same sila ng purma ng katawan, same ang kulay. So, mahirapan talaga kayo pag distinguish kung anong pinagkaiba ng itong goldfish na shubungkin, itong common goldfish at sa isang binigoy na koi fish. Kasi tingnan nyo, kamukha talaga. So, kaya ito ang ipakita ko sa inyo. So, dalawa lang ang isa lang ang pinagkaiba nila. Ipakita ko sa inyo kung ano yun. Para hindi kayo malilito. Dami nalilito nito guys. Kala nila koi fish din itong shubunkin na red orange din ang kulay. Minsan nga very dark red orange, parang pula na. Kaya parang nga siyang koi na benigoy at lalaki din siya pero hindi gaano kalaki. Same sa koi. So kaya guys, makita ko sa inyo ang pagkakaiba nila. Ito na guys. Ito na guys, ito ang pinagkakaiba nila. Ito ang koi fish ay mayroong barbells dito sa ito ang barbells nga, yung parang barbells ba, yung anong barbells nga yun, bungot yung mustache, yung ito dito sa bibig, barbells. Ang koi ay mayroong barbells ito dito sa may bibig. Ang barbells ay parang ano yan eh, sensor, kasi ang koi ay nakatira sa yung clay at medyo maputik siya na area, kaya baka nag-evolve siya na mayroong ganito nga organs itong barbells, sensory organs nila na ito ay makadetect ng pagkain nila kahit na murky, malabo yung tubig ba sa mud pond. Ano yun eh, yung hindi malabo ang tubig, maputik. So, makita din nila ang ilang pagkain. Kaya meron silang ganitong sensory organ, barbells. Ito lang ang pinakaiba nilang dalawa ng shubunkin goldfish, common goldfish. Itong barbells dito sa may bibig. Ang koi lang ang meron nito. Ang goldfish wala. Ito guys, kukunin natin ang shubunkin goldfish, common goldfish. Tingnan nyo guys dito sa may bibig area niya, walang barbells katulad ng koi fish. Yan lang pinagkakaiba ng dalawa. Ito lang na ang barbells. Ang goldfish walang barbells, ang koi fish meron. So guys, yun ang pinagkaiba ng koi fish at saka goldfish. So comment down below guys kung meron pa kayong mga tanong at huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang bell notification button para ma-updates kayo sa aming mga bagong videos. At please share to your friends my video, my channel para suporta sa akin para makabili na ako ng license ng Filmora para matagal yung animeing na watermark ng Filmora.
Salamat guys, i-share sa lahat para makagawa din ako ng mga bagong videos, mga informative videos about fish keeping. At saka kung pwede kayo din mag-comment below sa request niyo na videos na gagawin ko. So, yun lang guys. Stay at home. God bless all. Ay, check out din yung pala guys yung article ko, koi fish versus goldfish. So, without further ado, let's go diving. Buong detalye. Okay, bye for now guys.